Welcome back dito sa channel natin. Isang bago at exciting na lugar ang ipapakita natin ngayong araw na ito. Andito tayo ngayon sa may C5 at makikita nga natin dito ang Parklinks, isang bagong master plan community ng Ayala Land. So kasalukuyan pang ginagawa ang bagong syudad na ito dito sa C5 corridor. Ayan, makikita naman natin doon sa unahan ang Bridgetown, isa pang bagong master plan community ng Robinsons. Pupuntahan natin ngayon ang Parklinks Bridge. Natapos na ang construction sa bagong tulay na yan na may kakaiba at world-class na design. Ayan guys, so nandito na tayo. Ang ganda pala ng Parklinks Bridge. Talagang nakakamangha pag nakita mo ito sa personal. Ang disenyo ng tulay na ito ay parang sa The Gateway Arch sa St. Louis sa Missouri, USA. Noong nakarang buwan nga, binuksan na ang Parklinks Bridge at pwede nang dumaan dito ngayon. Kaya naman, pwede na tayong pumunta dito at makikita na natin ang ganda ng bagong tulay. Ang Parklinks Bridge ay may haba na 110 meters, 25 meters naman ang lapad nito. So ayun guys, nandito na tayo sa malapit. Ayun, makikita na natin ang iconic design ng Parklinks Bridge. Ang bagong tulay na ito ay may arch design. Ito ay isang cable stayed bridge. Wow, talaga namang nakakamangha pag nandito ka na sa Parklinks Bridge. Ang Parklinks ay isang joint venture project ng Ayala Land Incorporated, kapartner ang Eaton Properties. Ito ay may lawak na 35 hectares. Ayan, makikita naman natin, malawak pa yung i-develop nila na lugar dito. Ganito naman ang magiging itsura ng lugar na ito kapag natapos nang maitayo ang mga buildings dito. Ang Parklinks ay tinatawag din na the greenest urban estate in the Philippines. Ang tulay na ito ay nagdudugtong sa dalawang bahagi ng Parklinks Estate. Makikita natin dito yung malawak na area na yan ay part ng Pasig City. At dito naman sa kabila ay part ng Quezon City. Ayan, mapapansin natin ongoing pa ang development sa lugar na ito. Ilang taon mula ngayon, magiging isang bago at modernong syudad na ang Parklinks. Katabi naman ng Parklinks ang Bridgetown, isa pang master plan development ng Robinsons. Ayan, makikita nga natin dyan sa kabila, mas marami nang nakatayo ng mga gusali dyan. Isa sa highlight na makikita natin sa Bridgetown ay yung The Victor Statue. Ayan, makikita natin kasalukuyan pang ginagawa ang pinakamataas na light projection installation. Yan ang The Victor Statue. Kung mapapansin nyo, marami na mga building na nakatayo dyan sa Bridgetown. Mas nauna silang nagsimula ng kanilang development. Dito naman sa Parklinks, mas inuna nilang tinapos muna ang tulay saka palang itatayo yung iba pang mga buildings dito sa bagong development ng Ayala at Eaton Properties. Sa paglipas nga ng mga taon, unti-unti nang nagkakaroon ang mga developments along C5 Avenue. Mas nauna na ngang naitayo ang Eastwood City, Arcovia City ng Mega World. Meron pang Ortigas East, Circulo Verde, at itong dalawang pinakabago, ang Bridgetown at Parklinks.
Ilang taon mula ngayon, magiging bago at modernong syudad na ang mga development dito. Ang susunod na mga bagong world-class cities dito sa ating bansa. This is history in the making. Ayan, makikita natin ngayon ang isang lugar na magiging isang bagong syudad sa mga susunod na taon. Ang Parklinks ay isang master plan community na magkakaroon ng mga high-rise residential condominiums, office towers, commercial area, shopping malls, mga parks at gardens, at marami pang iba. Isa sa mga common na makikita natin sa mga Ayala developments ang mga parks at gardens at mga open spaces na katulad nito. Naglalaan talaga sila ng malawak na mga open space sa kanilang mga development. Pupunta lang tayo dito at lalapitan natin itong The Victor Statue, ang tallest light projection installation dyan sa may Bridgetown na katabi lang ng Parklinks. So dahil sarado pa ang lugar na yan, lalapit na lang muna tayo at titingnan natin ang progress sa ginagawang The Victor Statue. So ayan guys, hanggang dito lang muna natin makikita ang The Victor Statue habang ginagawa pa ito. Oh wow, tingnan nyo naman mula dito sa anggulo na to, napakaganda ng Parklinks Bridge. Lalo na siguro kapag natapos na ang bagong syudad na itatayo dito. Talaga nga namang nakakamangha ang bagong tulay kapag nakita mo ito sa personal. By the way, bukas na pala ang Parklinks Bridge at pwede nang pumunta dito. Maganda pa naman ang view mula dito sa tulay. Makikita natin dito yung mga developments tulad ng Bridgetown. Kasalukuyan namang itinatayo ang unang building dito sa Parklinks, ang North at South Tower. Dito naman sa entrance, pagpasok mo ng Parklinks, itatayo yung Ayala Mall. Ayan, napakalawak ng Ayala Mall na itatayo dito along C5 Road. Punta naman tayo dyan sa kabila sa Bridgetown. Tingnan naman natin yung mga latest development. Andito na tayo sa may C5. Ayan, makikita natin. Yan ang Eastwood City na malapit lang din dito. At dito nga makikita na natin marami na mga gusali na nakatayo dito sa Bridgetown. Marami na dito mga office towers na ginagamit na ngayon bilang mga call center. Tinatayo na rin ang iba't ibang mga residential condominium. At ang pinaka-latest nga na ginagawa dito ngayon, ang bagong mall ng Robinsons. So and guys, malaki din yung mall na ginagawa dito along C5. Ayan, kakaiba yung design niya. Mukhang malapit na rin matapos ang mall na ito. So ayan guys, makikita natin ang latest progress
sa ginagawang bagong Robinson's Mall dito sa MyC5. Yung ibang part ng Bridgetown ay nakasarado pa at hindi pa pwedeng pumasok. At dito lang sa pinakadulo kung saan nakatayo ang bagong mall ang bukas. Maganda rin pala yung mall na ginagawa dito ng Robinsons. Muli tayong magbabalik dito sa mga susunod na araw at mga buwan para magbigay ng latest update sa mga developments dito sa Bridgetown at Parklinks. Anong masasabi nyo sa ginagawang mga bagong syudad dito sa C5? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe. Thank you for watching.